Ako si Ricky Bautista, isang mamamahayag na nakabase sa Tacloban City, editor ng Summer Weekly Express at correspondent ng mga ilang national outlets, media outlets tulad ng Philippine Star at Interaction.com. Isa rin affected ng isang journalist na affected ng Bagyong Yolanda. Noong araw mga kasagsagan ng Bagyong Yolanda, mga alas 6 hanggang alas 7 ng umaga ng November 8, doon ang yung oras na pinakamalakas yung atake ng bagyo. Malakas siya. Na yung bahay ko muntik nang magiba ng tuluyan. Mabuti na lang na napaghandaan ko kaya hindi masyadong grabe ang tama sa bahay ko. Pero yung mga neighbors, yung sa ibang town, sa town ko, sa Pasay Samar, almost 95% yata ng buong town na wipe out. Platin, nasira yung mga municipal hall, nasira yung tourism office, wala lahat. Kahit palatandaan, wala yung public market, lahat ng business establishment, walang natira. O 4 hanggang 5 yung namatay na kasama natin sa media doon. Mga karamihan sa kanila, mga anchor, mga reporter sa radio. Kasi yung iba sa kanila nagko-cover that time na mangyari yung pinakamalakas na atake ng bagyo. So, hindi nila napagandaan. Kasi yung istasyon din kasi ng pinagkatrabahoan nila, yung DYBL, yung Radyo Diwa, malapit din sa dagat, kaya na marami namatay sa kanila. Yung iba naman, nakaligtas din, nakalipat si medyo matataas na building, nahagip din sila ng bagyo, pero yung mga naman nila, yung mga relatives naman nila namatay. So, karamihan din sa amin sa Region 8 ng mga media, medyo na displaced din kami, na affected din, grabing affected. So, yung hanggang ngayon, yung mga media outlets doon, non-operational pa, hindi pa nag-o-opet hanggang ngayon. Ilang araw na ba? Ilang linggo na? Dalawang linggo na ba? Tatlong linggo na. Yung iba, hindi nag-o-operate pa kasi nasira mga machine. Tapos yung mga employees namin, trauma pa rin. Yung meron lang ata kung pero lang palang yata kung hindi ako nagkakamali mga dalawang radio station parang nagbukas doon. Yung DYBL na patch up ng DCRH at saka yung isang government station na inayos ni Secretary Kuluma nang mapunta siya doon. Yung palang yata. The rest, lalo na yung mga publication, wala pang normal na operation. So effectively wiped out yung local media. Ibig sabihin, non-operational, halos lahat ng local media. Yes, halos lahat. Medyo malaki ang nag-impact talaga sa media. Hindi kami kung makikita natin sa balita, sa TV, national TV, walang gaanong balita na nanggaling sa mga mamamayag na galing doon sa local. Kasi lahat paralyzed eh. Walang kuryente, walang internet, walang cellphone, walang affected mismo sa loob ng pamilya o sa hanap buhay. So, hindi kami makagalaw. Though that time, kahit yung iba sa amin lumalabas para kumuha ng mga photos, pictures, hindi makapagbato eh. Kasi walang access, walang kuryente, hindi kami makabato ng istorya. Ang internet, walang wala ka rin pahayagan. Yung pahayagan namin, local, wala. Ilang araw na ba ngayon, mula noong November 8 hanggang ngayon, yung regional daily namin doon, hanggang ngayon, wala pa rin, hindi pa rin nag-operate. Kasi, yung publisher namin, na-damage din, na-injure, na sugatan, yung asawa niya, yung business manager namin, dinala sa Manila. Hanggang ngayon, nasa Manila pa. Sabi niya, may sinabi siya sa kanyang Facebook account na once na maging okay na yung kalagayan niya dito sa Manila kasi nagpapagaling ng mga sugat, mag-ooperate agad ang regional newspaper doon sa amin. Kasi yung regional newspaper doon sa amin, yung Leyte Samar Daily Express, mother publication niya ng
newspaper ko yung Samar Weekly Express. So pag hindi nag-operate yung mother publication, kasi silang nagpreprinta ng newspaper ko yung weekly, so hindi rin mag-operate ang newspaper ko. So yung staff ko na kukunti, hindi rin, wala rin trabaho yung staff ng ano, yung newspaper nila, wala rin trabaho as of now. Wala talaga, walang trabaho yung mga journalist natin doon. Yung iba, yung mga mamahayag na nakabase sa Gaywan, sa Borongan, Tacloban, at iba pang mga lugar na apektado ng bagyo, as of now, walang mga, umaasa lang sa tulong ng ating mga media organization sa Manila. Wala pa kaming maiisip na paraan kung anong gagawin para mag-survive yung mga bawat isa sa amin, yung mga pamilya namin. Sa ngayon, umaasa kami sa tulong ng ano, kadepende kami sa tulong ng ating mga media organization sa Manila. Kasi sila naman talagang mula noon na magkaroon ng distraction doon sa amin, magkaroon ng tragedia. Sila ang unang ano, naghanap agad sa amin, tumulong, nagbigay ng cash relief, cash assistance. Hanggang ngayon, sila pa rin ang nagbibigay ng, halimbawa, tulad ng ano, yung Pico Joe na naunang nagpunta doon, nag-evaluate sa amin, nag-interview, nag-assist sa amin sa mga journalist na mga apektado talaga. Nag-offer sila ng tulong na mag-fixer ba? Nagbibigay sila ng ano? Guide arranger. Yung mga nagpupunta doon ng mga foreign journalist. And then network sila. Kami ang mga local media na apektado talaga ng bagyo. Yun ang kinukuha nila na guide or interpreter as a one way na to help us. So yun, malaking tulong yun na unang naibigan ng ano, mga media organization sa Manila. Ako, matagal na ako nagko-cover ng mga trahedya. Nung karoon ng lindol ang Cebu at saka yung Bohol, nasa malayo ko pero nakakagawa ko ng mga istorya kahit paano. Pero nung doon na talaga nangyari sa area ko yung trahedya, yung baga, pinaka-scope mo na, makakagawa ka dapat ng mga istorya na maibabato mo para sa mga tao, no? Iba pala yung resulta. Hindi kami makapag-cover, hindi kami makalabas, hindi kami makapag-bato ng istorya. Kasi walang resources, wala kaming access, walang kuryente, walang internet, walang cell site, walang sasakyan, walang pagkain, walang gasolina, walang pera, walang... Lahat wala. Back to zero kami. Nung mga ilang unang araw, medyo nahirap makausap yung iba. Kasi mahirap nga silang matanong eh. Mahirap silang mapilit magkwento. Kasi lalo na yung mga babae, may iyak. Yung unang nagpunta doon yung team ng Peace and Conflict Journalism Network. Nag-evaluate sila doon. Tinatanong kung kumusta, kung anong nangyari. Yung iba hindi makapagkwento ng maayos kasi trauma sila eh. Umiiyak na lang. Habang umiiyak, kinukwento yung ano, paano sila nakasurvive, paano sila sinuwerte, paano sila paano ang mga paraan ginawa nila para makasurvive. Ibang kasamahan ko doon, hindi muna sila na magtrabaho, bumalik sa trabaho sa pagiging media. Kasi doon sa amin, wala namang outlet, wala nang media outlets karamihan doon. Mayroon akong isang nakita, si Ronnie Regala, taga DYBL. Yung DYBL wala pa. So, nakikita ko siya, naglalako ng isda. Para yun, para move on. Pero yung bahay niya, 1/4 na lang natira. Nasa gilid ng dagat eh. 1/4 na lang natin. Isang hampas na lang ng tubig na lampas nyog yung taas. Matutumba na yung bahay niya. Kaso, hindi maraming bumibili sa kanya ng isda. Alam mo bakit? Ang isda niya, dyan lang na sa malapit niya, inaangkat. Ang tao takot bumili ng isda na, kaya maraming patay dyan eh, sa dagat. So, bumibili lang ang tao ng isda doon pag ang isda mo galing sa ibang malayong lugar, Katbalugan.
sa galing ng Albayo. Yan, walang mga patay sa dagat diyan. Pero doon, pag alam ng tao na yung binibenta mong isda na galing lang diyan sa mga fish cage diyan sa San Juanico, maraming fish cage diyan eh. Walang bibili kasi takot ang tao kumain ng isda na alam mo na. Ang inaano lang namin, sana unang-una maayos muna yung kuryente. Yun ang pinaka-importante. Pag may kuryente na, gagana siyempre yung mga laptop namin. Makakapagkwento kami. May babato natin sa mga tao. At least yung may mga out sa national, makakapagpasa ka ng story. Pero yung sa local, wala pa. Wala pang kasiguraduhan kung kailan mag-open yung mga local station namin. Kasi...